Eto po siya. Lalaki po ito. Humahagulgol na ang lalaking ito na umano'y nagtatrabaho sa illegal na pogo. Pero tuloy pa rin ang paghataw sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ipinakita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang video na ito sa unang pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety at House Committee on Games and Amusements kaugnay ng mga napapaulat na illegal na aktibidad sa ilang pogo. Sabi ng PAOK, napagbintangan ng lalaki sa video na nagbigay ng impormasyon sa mga otoridad. Ito rin ang paratang kaya pinagsasampal at pinagsisipa ang umano'y manggagawang ito ng Lucky South 99, ang niraid na pogo sa Porac, Pampanga. May mga manggagawa rin umano ng illegal na pogo na ipinoposas, kinukuryente at hinuhubaran kapag nagtangkang tumakas. Ang tinorture na Malaysia na ito, sasagipin sana pero hindi na inabutang buhay, sabi ng PAOK. Ang tumakas, nahuli po dahil sa nahuli nga po siya, ayan, ang kaparusahan po lagi talaga ay todo-todong pambubugbog o torture po. Inalmahan ni Lano del Sur 1st District Representative Zia Adyong ang pagpapalabas ng violenting torture videos. Dinepensahan naman ito ng dalawang mambabatas. May we request, Mr. Chair, that we don't no longer show these videos. Remember, we are live streaming on YouTube. And there are kids. Mahirap yung nakikwentuhan lang tayo eh. If people are seeing what is happening inside these pogo hubs, you feel the pain? 5 sa mga dayuhang na rescue mula sa mga illegal na pogo ay humarap sa pagdinig ng Joint Committee ng Kamara kanina. Kwento ng Malaysia na si Dylan, kumain lang sila ng barkada niya noong Chinese New Year sa Bamban, Tarlac, pero hindi na siya nakaalis doon. Not allowed to go out and then we need to work around half an years. After that, if without the payment, he already pay out the payment, and then I can get like freedom with that punch. Ang pinay naman na nagtrabaho sa isang pogo sa Myanmar, ni-recruit bilang encoder, pero ang trabahong dinatnan, konektado umano sa love scam. Ako pinag-uusap sa babae na pinaka-na-torture po doon. Okay, nung nagpaalam na po kami, nag-decide na umuwi. Siyempre hindi po sila papayag kasi kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng $7,000. Sa gitna ng mga ganitong naiulat na karahasan at kriminalidad, sinabi ng Department of Justice na malaking tulong kung iba-ban ang mga pogo sa bansa. Tiniyak naman ng chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na susunod sila sa pag-ban ng mga pogo kung ipag-uutos ito ng Pangulo o kung maisa sa batas ito. Pero naghihigpit na aniya ang PAGCOR para masawata ang mga illegal na pogo. We believe that our operations, investigation and prosecutions will be assisted by a ban on pogos as they will lose that veneer of legality. We believe that if properly regulated, the 43 licenses can be of help to the income generation activities of PAGCOR, wherein 70% is flowed back. Kasama naman sa mga iimbitahan sa susunod na pagdinig, si dating presidential spokesperson Harry Roque. Itutuloy ang pagdinig sa Kamara sa Martes. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,